Isang mainit na pagbati, mga kababayan. Binabati namin kayo mula dito sa loob ng Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay para sa pagsisimula ng susunod na yugto ng ating tournament. Welcome to the playoffs sa Season 91 ng NCAA, and you are all watching this live sa ABS-CBN Sports in Action sa Balls HD Sky Cable Channel 195. And we are also greeting everybody watching from all over the world via the Filipino channel and to those watching via live streaming sa website pfc.tv. Sa ating unang bakbakan, it is the playoff for number 4 as the host school ng ating tournament ngayon. Ang Mapua Institute of Technology takes on the team na nakarating sa finals nung nakaraang season, ang Arellano University. At sa ating pangalawang laban, magbabanggaan for the third time ngayong season, ang rival San Vera College at Colegio de San Juan de Letran for the right to be named as the number one team sa dulo ng elimination round. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, at makasama nating lahat para ma-breakdown itong bakbakan sa pagitan ng Chiefs at Cardinals. Walang iba kundi si Mikey Reyes. Good afternoon, Mikey. Well, good afternoon, Anton. Good afternoon to everyone watching us at home. And finally, the last few weeks, kagulo sa NCAA nga, to say the least. Pero after today, actually after this game, makukuha na natin ang final forecast ng ating Season 91. And it starts with Mapua versus Arellano, two of the fastest teams in the league, two of the best three-point shooting teams in the league, and also one of the most exciting teams fighting for survival ngayong araw. Pero bago natin i-breakdown ng husto ang dalawang kupunan na ito, Mikey, pag-usapan muna natin ang sitwasyon ng limang kupunan na natitira dito sa ating NCAA Season 91. Sabi nga natin, the past few weeks has been kagulo sa NCAA. There were six teams that were vying for a Final Four spot. Sadly, kailangan may malaglag at nalaglag nga ang Perpetual Help. And today, we will have Mapua against Arellano. Tight sa first place ang San Beda and Letran, and the other three teams tight end. But because yung quotient system natin, tinuguri ang third place ang JRU. Tapos fourth and fifth place naman ang Mapua and Arellano respectively. So after Mapua and Arellano goes at it today, they will go up against JRU on Friday to determine kung sino talaga ang third place natin. Tapos nga, sabi mo, mamaya, San Beda versus Letran naman. So after today, after this week, next week, magsa-start na finally ang ating Final Four. Napakatindi, Mikey, ng ating mga naging bakbakan sa pagitan ng Mapua at Arellano ngayong season. In the first round meeting, it went into overtime. Nagtagumpay ang Arellano University, pero sa second round naman, nakabawi ang Mapua Institute of Technology. Well, kitang-kita mo naman sa scoring ng ating dalawang laro. Talagang dikitan, talagang match na match ang dalawang teams na to. Like you said, nung first round, yung first round meeting na, they needed an extra 5-minute quarter to determine kung sino ang magwawagi. It was Ezekiel Biteng with an important tying three-pointer nung fourth quarter. But, of course, the bus driver and company kept their composure and preserved the win for Arellano. Nung second round meeting naman, it was actually Arellano leading papasok ng fourth quarter. But it was that 27-14 blast nitong Mapua nung fourth quarter nung second game nila. Kaya nanalo sila 81-76. Mikey, binanggit mo ang pangalan ni Ezekiel Biteng. Bad news para sa Mapua community. Hindi po maglalaro si Ezekiel Biteng ngayong araw sapagkat he was slapped with a disqualifying foul sa kanilang huling laban kontra sa EAC. How Mapua's shooting will be like ngayong araw kung wala si Ezekiel Biteng? Yan po ang ating malalaman. At upang mas lalo pa nating himayin itong bakbakan sa pagitan ng Chiefs at Cardinals, let's go to our special segment today. Of course, created by my partner here, Mikey Reyes. Let's go to Mikey's On Point. Well, there will be a lot of factors na kailangan gawin ng ating dalawang teams to win this game and to enter the Final Four. Pero sa tingin ko, ito ang mga kailangan nilang gawin. For Mapua, all is well. Of course, we all know All Well Oraime dominates the paint down low and gives troubles to any team that they go up against. So if All Well can again dominate the paint, it will be a big help for Mapua. Pero, syempre, kung may All Well ka sa ilalim, kailangan mo rin ng tulong from the outside. Ika nga ng ating kasamahang si Andre Felix. Yes, para sa tres, number one sa three-point field goal percentage itong Mapua. And they will need to spread the floor. They will need Menina. They will need... Biteng is not here. Nimes is still there. Nieles is there. They will need to connect from the outside to give enough space for All Well to operate down low. And of course, defensively naman,
they will need to stress the bus driver. Kailangan nila bigyan ng traffic itong bus ng Arellano. Because as we all know, the bus driver Giovanni Halalon dictates the whole tempo para dito sa Arellano Chiefs. So if they stress him out, if they contain him, malaki chance na mananalo sila sa game na to. Giovanni Halalon, bahagi ng Mythical 5 ng NCAA nung nakaraang season. Number 2 at the end of the elimination round pagdating sa scoring. Number 1 pagdating sa assists. Now, speaking of the bus driver's team, he has driven the Arellano University bus all the way here to the Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Airman Mikey, ano ang mga bagay na kailangan gawin ng Chiefs upang magtagumpay kontra sa Mapua ngayong araw? Well, unang-una, first-hand experience nung second round meeting nila, 30 rebounds itong si Olwell Arayme sa kanila. And I'm sure, i-co-contain nila ngayon, papagtulungan nila itong si Olwell. Of course, the bigs of Arellano will be mapapagod ito mga to for sure. And hindi papayag si Coach Jerry Codinier and company na maulit yung 30 rebound game na nangyari sa kanila last game from Olwell Arayme. Like you were saying, the bus driver, siya nag-drive ng bus nitong Arellano papunta dito sa Mo Arena. So mamamasada na naman si bus driver Giovanni Halalon. Kakailangan nila na si Giovanni plays his usual game, his usual numbers. He will create for his teammates, he will create for himself. He will lead this team to victory. Number one sa assist si Giovanni, like you said, Anton. And as we all know, it takes two to make an assist. So diskarte pa rin ang mga pasero. They will need to make shots. Kailangan nila pa rin tulungan itong si Giovanni Halalon. It cannot be a Halalon show. Salado is there, Holtz is there, Nichols is there. Sama mo pa rin sina Gumaro, sina Kadavis. They will all need to help and chip in para makuha nila yung panalo na to. I can't wait for this showdown to go down. Arellano kontra Mapua. Pero bago natin simulan ang ating bakbakan, upang makumpleto ang ating broadcast team ngayong araw, pakinggan natin itong si Roxanne Montealegre to tell you guys how to join ang bakbakan sa social media. Roxanne, go ahead. Hello, Anton. I'm sure mga pamilya, hindi lang ako excited malaman kung sino ang huling team na makakapasok sa Final Four. Pero before that, kung meron kayong mga opinion, mga katanungan at mga komento, maaari nyo gamitin ang hashtag NCAA Season 91, hashtag Galing MIT at hashtag Galing AU. At syempre, maaari rin kayong bumisita sa sports.abs-cbn.com para naman tingnan ang inyong mga team rankings. Kaya we really want to hear from you guys at para mapakita ang inyong support sa favorite team nyo, ilabas yun ang phone nyo at mag-tweet na. Back to you, Anton. Maraming salamat, Roxanne. Mikey, naging bahagi ka na ng napakaraming teams in your playing career. What does it feel para sa isang player to be faced with a situation like this? You win, your season continues, makarating ka sa susunod na yugto ng NCAA Season 91. Pag matalo ka, that's it. The season is over. Well, I believe none of these players look at this game as their last game dito sa ating Season 91. Lalabas na nila lahat ng barayan. Of course, yung coaches, lalabas na nila lahat. Wala ka nang pwedeng itira after this game kasi nga, uuwi ka na kung matatalo ka. So I'm sure both teams talagang all out na ngayon, magpapatay na yan sa court to get this win. It could be the last game of Josan Nimes, the team captain of Mapua. Also could be the last game of Nico Banga, the captain of Arellano University. Only one of these teams will make it to the Final Four. Will it be Arellano or Mapua? Abangan ang pagtotoo sa aming pagbabalik. Ito po ang playoffs sa Season 91 ng NCAA Ilabas ang Galing.
Ladies and gentlemen, good afternoon from the SM Mall of Asia Arena as we bring you the knockout match to determine the fourth and last semifinalist in your season 91 of the NCAA. Let us meet first this season's hosts, the Mapua Cardinals. Power forward number 12, Justin Serrano. Forward number 13, Daniel Aguirre. Center number 10, Alwell Oraime. Off guard number 5, C.J. Eason. And the point guard number 14, Terrell Menina. The head coach of the Cardinals is the fortune bookie, Fortunato Atoy Cole. And now, the starting five for the Arellano team. Forward number 10, Deoncy Holtz. Power forward number 13, Alan Enriquez. Center number 17, Julius Cadavis. The off guard number 11, inyo pong napapanood ng Season 91 ng NCAA. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports and Action. Nagsimula na po ang bakbakan sa pagitan ng Mapua at Arellano. Again, the starting lineups for both teams: CJ Isit, Shane Menina, Alwell Oraime, Justin Serrano, and Daniel Aguirre. Para naman sa panic ng Arellano, Halalon, the bus driver, leading the Arellano University Chiefs to this point. He will be joined by Donald Gumaro, Julius Cadavis, Alan Enriquez, and the Yonsi Holtz. Wala pa nakakabuntos dito sa ating bakbakan. Once again, thank you for joining us, Anton Rojas, alongside Mikey Reyes. At syempre, kasama rin natin at courtside si Roxanne Monte Alegre. Our officials for today, Molly De Luna, Carl Marcines, and Eric Viray. Josa Nimes, still not starting para sa kumpanan ni Coach Atoy Ko. At nakapuntos dito sa bakbakan na to, the first basket mula kay Justin Serrano, knocking it down from downtown. Menina, pinasa, up ahead. Basket is good para kay Daniel Aguirre. It's a 5-0 start para sa Mapua Cardinals na nagnanais na makabalik sa Final Four sa unang pagkakataon mula noong taong 2010. Cadavis, pinasa sa loob, Deoncy Holtz. That's a turnover para sa panic ng Arellano. Panoorin natin itong fast play of the game, brought to you by PLDT Home DSL, the number one home broadband. Daniel Aguirre, una niyang puntos dito para sa panic ng Mapua. Aguirre, one of 7 first-timers ngayong season sa NCAA para sa koponan ni Coach Atoy Ko. We know Coach Atoy Ko is in his third season bilang head coach ng kanyang alma mater, Mapua. Only 5 holdovers mula sa kanyang lineup nung nakaraang season. 7 first-timers sa NCAA and 3 returning players, Josa Nimes, Mark Branya, and Andretti Stevens. And all those 3 players
will be graduating pagkatapos ng season na ito. Serrano, 1-for-2 on that trip to the free throw line. Halalon, cross-court pass. Gumaru for 3. Bitin. Alwell Oraime skying high for that rebound. And Deonce Holtz charged with a personal. We're experiencing some technical difficulties here. Mamaya makakapanayam natin si Mikey Reyes, ang ating analyst para sa laban na to. And we will also hear from our courtside reporter, Roxanne Montealegre, who was able to speak with both coaches and several players from both teams. Abangan natin yung mga updates na yan. Arellano University gusto makabalik sa finals, but they're going to have to do it the hard way because they have to win today and a couple more games sa Final Four para makabalik sa finals. Cadavis registers the first point para sa Arellano University. Halalon, nakita ang kanyang kakamping si Enrique sa ilalim. That's another turnover. 7 minutes and 37 seconds. Yan ang oras na nalalabi dito sa first quarter ng ating bakbakan. Master Guapo Move of the Quarter. Watch out for more Guapo Moves powered by Master Sikreto ng Mga Guapo. Isip. Menina. Back to CJ Isip who goes all the way. CJ Isip, unang puntos para kay Isip dito sa laban na to. Ito 2 ang ating talaan. Halalon, natapik ang bola pero mananatili sa panic ng Chiefs. Panoorin natin muli itong galaw ni CJ Easit, third year point guard. Strong move of the game brought to you by PLDT Home DSL, the number one home broadband. Shane Menina, dere-derecho para sa fast break layup. At 4 sa 5 players sa starting 5 ni Coach Atoy Ko, nakapuntos na. Holtz, susubukang makabawi, fade away. Sobra, rebound, Halalon, umikot, tumira, supalpal by the number one blocker in the NCAA, Alwell Oraime. Menina, pinasa sa loob, Justin Serrano. What a start for Justin Serrano na meron ng 6 na puntos dito. Hello. Sa ating bakbakan. It's an early 10-point lead para sa Cardinals. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Lead you in. Nagbabalik po ang Season 91 ng NCAA playoff for 4th sa pagitan ng Arellano University at Mapua. At Don Rojas kasama si Mikey Reyes at syempre kasama rin natin at courtside si Roxanne Montealegre. Nambulaga ang Arellano University sa mainit na simula ng kubunan ni Coach Atoy Ko
as we see this fast play of the game brought to you by PLDT Home DSL, the number one home broadband. At ito naman ang reaction ng Mapua fans na nakatutok ngayon dito sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Copico 78 Best Recharge Moment brought to you by Copico 78, Copico's best latte ever. Well, Mapua doing a good job attacking the defense of Arellano, making them think kung anong gagawin nila, and they keep on running. Kaya nga, malaking spurt na yun. 12-4 run here to start the first. Halalon fires for three. But of course, the bus driver hindi papayag. Ito, 5-0 run for the bus driver himself dito kalaban ng Mapua. Menina flips it up and in, pero may tinawag na traveling. Itong si referee Carl Marcinez ay ang pagkakataon para sa Mapua Cardinals. Papayag ka na rin if you were Atoy Ko for that turnover kasi nga the aggressiveness of Menina showing. Pero kita mo naman yung jumper nitong si Giovanni Halalon. Strong move brought to you by PLDT Home PSL, the number one home broadband. Very sticky man-to-man defense na pinapakita ng Gobrane coach Atoy Ko. And they're giving problems to the Arellano side. Punta natin ngayon si Roxanne Montelegre with this first report. Roxanne? Anton, ang bakbaka na lang kasaksahan natin sa kasalukuyan ay hindi lang among the players, but also between two great basketball legends, third coaches, na sila Coach Atoy Ko ng Mapua Cardinals at Coach Jenny Codiniera ng Arellano Chiefs. At sa dami ng do or die games sa kanilang pinagdaanan, ang gusto lang ni Coach Jerry para sa long ito ay magtiwala ang players sa kanya. At para naman ni Coach Atoy Ko, ang susi ng pagkapanalo will rely on the knowledge that basketball is not just a sport, a physical sport, but also a mental game. Anton? Maraming salamat, Roxanne. At tama ka, mga legends, itong dalawang coaches na ito. The defense minister on one side, Jerry Codiniera, and the fortune cookie on the other, Atoy Ko. Arellano going on a run here. It's a 7-0 run para sa Cobrani coach Jerry Codiniera. Menina sumaksak sa loob, may tinawag na foul. I really like the aggressiveness Menina is showing. Ganda ng steal na doon kay Gumaro. Pero Arellano coming out hot off that timeout. Ano kayang sinabi ni Coach Jerry sa timeout na yon? At ito, umahabol na sila 12-9. Copico 78, best recharged moment brought to you by Copico 78, Copico's best latte ever. Di pa rin pinapapasok ni Coach Atoy Ko si Josa Nimes, again, who could be playing in his final game ngayong season kung sakaling matatalo ang Mapua. There are three graduating players on the Mapua side, Mikey. That's Josa Nimes, Mark Brania, and Andretti Stevens. Para naman sa panig ng Arellano, Team Captain Nico Banga and Rani Martano. I was actually talking to Josa before this game. As he comes in, sabi ko nga sa kanya, so how does it feel? This may be your last game. Sabi niya sa akin, I'm not even thinking about it. I'm not even looking at it that way. So when people are telling him that nga, talagang para sa kanya, this is not my last game. I will not let this be my last game. So ito, pinasok na siya. Makikita natin kung anong malalabas na laro ni Josa Nimes. Alam naman natin si Josa Nimes has not been himself in the second round. He's been playing hurt with a strained left hamstring, which he told me also that has popped twice since the initial injury happened against CSB. Pero like we said, wala nang ititira yan. Win, go big or go home na para sa dalawang kumpanan na to, and Josa Nimes will fight till the end para dito sa Mapua. What a pass by JP Nieles to find Shane Menina. Ito na yung mga bulilits na sinasabi mo, Mikey. Oh, sabi ko nga sa kanila, paano? Wala yung isa nyo, wala si Piteng. How will you step up? Sabi nila, gagawin lang namin yung trabaho na. And Menina showing off dito sa ating first quarter. Halts, turns, fires. It is short. Allwell Oraime with another rebound. That is rebound number 4 for Allwell. Deontay Halts becoming a rim protector. Well, Deontay, not known as a rim protector, kagaya nga na-slime mo, pero he's showing a defense, and maganda rin yung box out niya kay Allwell dito sa ating first quarter. Pero the Bulilits come out to play. Buti na lang, nasa palpal nga ni Holtz yun. Sure, 2 points yun sana for Mapua. Pero nakalimang assist na ang kumunan ng Mapua. Menina, blocked by the conductor. And the conductor is fouled by Allwell Oraime. Ito na eh, when Salado comes in, nagsabay na sila ni Giovanni, talagang bumibilis yung tempo ng laro. Biglang pumipressure defense itong Arellano, but Mapua ready. Menina and Nieles also in the game to counter itong two-guard rotation ng Arellano.
3 minutes and 29 seconds ang lalalabi dito sa ating first quarter. Mapua with 8 fast break points, samantalang Arellano University, 2 lamang. Number 1 ang Mapua pagdating sa fast break points. Number 2 naman ang Arellano. So these two teams are also two of the fastest teams in the NCAA, Mikey. Yeah, talagang takbuhan to. Every time they get the rebound, they will run. But if you have someone like Giovanni Halalon, who controls the tempo of the whole game, whether it be his team or the other team, talagang tatakbo at tatakbo itong team ng Arellano. Pito sa 11 puntos ng Arellano binigay ni the bus driver Giovanni Halalon. That's a steal by the Chiefs. Halalon looking to go full throttle and Nimes stalls the bus driver on that fast break opportunity. The conductor binasa sa kapitan na si Nico Banda, who bats it off the glass at the Mall of Asia Arena. So talagang off that timeout. Ito na, 1-point lead na lang itong Mapo, and we will see kung makaka-adjust dito si Coach Atoyko. What a comeback by the Chiefs. The lead of Mapua has been chopped down to 1. Kita po ninyo si Giovanni Halalon, Tubong Cagayan de Oro, Mythical 5 member nung nakaraang season, and he has been special here in season 91, Mikey. Well, of course, to start this season, sinabi ko he's the best point guard in college, and he has not disappointed. Ito nga against Mapua, first round, 26-4-7-3, second round naman, 16 points, 8 assists. So kitang-kita naman natin na talagang gumagawa siya when Mapua ang kalaban. Pero what I like about Mapua, then they control his assists, 7 and 8. We've seen him dish out 18, 17 assists a game. So, makikita natin ngayon kung kaya na naman i-contain ng Mapua itong si Giovanni. The last time Jose Animes played basketball here at the Mall of Asia Arena in an NCAA game was on opening day, June 27, and Nimes dropped 23 points against San Beda. Against the reigning champion, San Beda Red Lions, talagang kumana itong si Josan Nimes, and now he is off to a hot start. 2 points na agad doon for Josan. 16-13 ang ating talan at etong unang putos ngayong araw ni Josan Nimes. The length, the size, and the mobility of Josan Nimes, that's what opposing defenses have to deal with tuwing nakakarap nila. Itong kapitan ng Mapua, bitin ang kanyang 3-point shot. Rebound, Allwell Oraime. Binabantay ni Banga, binasa kay Q, linabas kay Nieles. Branya has the basketball. High-low play. Allwell Oraime. And going back to Mikey on point, they're stopping Allwell Oraime in the paint, Mikey. Talagang pinupush nila palabas ng paint itong si Allwell. Of course, Arellano prepared for Allwell Oraime all week long. Alam nila kung anong laro nito na scout nila yan, and I'm sure they're ready for Oraime. Holtz lets it fly from beyond the arc. No good. Another rebound para kay Allwell Oraime. That's rebound number 6. For the Nigerian, but they turned the ball over. Pero itong high-low play na ito, hindi lang niya nasa low. Lumabas to nung second round. Yung sinasabi mo nga, they were the hottest team nung second round, 8-1. Lumabas, binigyan nila ng play ngayon si Oraime down low, and that has felt wonders for Mapua. They go inside to Salado. Dinedepensa ni Q. Linabas ang bola. Corner shot on the way, does not drop for Bryle Mecca. It's 7 rebounds now for Allwell Oraime. Remember, he had 30 rebounds against Arellano in the second round meeting as the bus driver goes all the way. Meron ng 9 na punto si Giovanni Halalon. Well, one thing na hindi nagagawa ng Mapua is to stall the bus driver. Hindi nga siya masyadong ma-assist, pero siya naman ang sumuscore. So Mapua will need to do a better job sa coming quarters natin if they want to win against Arellano. Natapik ang bola, mananatili sa panic ng Mapua. And we have some physical activity going on away from the basketball. Kailangan mag-ingat nitong si Allwell Oraime.
siya nahuli dito. Jose Nimes trying to calm him down. Panoorin natin itong banggaan ni Bangga at Oraime. Parang sinasabi ni Allwell, kinurot siya. Baka nga, hindi natin alam kung ano nangyari talaga. Pero, of course, Bangga, I'm sure yun din ang tinatry niyang gawin, ipikunin itong si Oraime. No, with no disrespect to Bangga, pero pag nagkaawa yan, nagka-ejecta niyan, of course, mas lugi itong Mapua. Double foul, Mikey, yung tinawag dito kay Allwell Oraime at Nico Bangga. Lucky break for Allwell because I saw one of the referees signal for an unsportsmanlike foul. Oraime, tinapas ang bola. Nimes for three. Wala pa rin. Tapikan ang bola. Allwell again! And again! And again! And he is fouled. All is well when all well is beneath the rim. Kita mo naman, talagang inaabot lang niya sa ere. This is what Arellano needs to do. They need to box out muna. Hindi nila pwede labanan ng talunan itong si Allwell because as athletic as he is, eh, tingnan mo naman, talagang towering siya sa ilalim ng ring. Tatlo na yan, Anton. Mikey, nakausap natin si Jerry Codinera sa dugout before this game. We were asking him, how did they prepare for Allwell Oraime? At sinabi niya sa atin, there's no way you can simulate playing against a guy like this. Sabi nga niya, they've been trying to do it. Every day daw, nagba-box out drill lang sila. Pero sabi niya, ganun din eh. Yung mga players ko rin ang naglalaban sa isa't isa mag-practice eh. Wala naman kaming Oraime talaga. So I like din what Coach Jerry said. Sabi niya, wala ka na magagawa. We need to beat them. Kahit gumanon si Allwell because it's hard to stop someone that big from rebounding and rebounding down low. And the 6'9 na Nigerian already has 9 points ngayong araw. Rani Martano, tapos ang kanyang tira. Agawa ng bola, mananatili sa panig ng AU. What Arellano can do is to tire him out. We saw him against San Beda nung halos buong game siya naglaro, muntik mo siya mag-cramps. So, what Arellano can do is to tire him out para dun sa latter portion ng ating laro, hindi na siya ganun ka-effective. Alalon with a fadeaway. No, rebound. Franya, Mapua still has time. 3 seconds to go. Nimes, umatake. Nimes, wala pa rin. And time will expire. What a battle. Lumamang ng 10 ang Mapua sa simula ng bakbakan na to, pero nakabawi itong Arellano Chiefs. Let's take a look at some of the highlights. Justin Serrano launching and knocking down the first triple of the game. Pero nakabawi naman ang the bus driver na si Giovanni Halalon telling everybody, get on my bus. He's got 9 of the 15 points ng Arellano University. Mapua only up by 1 dito sa playoffs for the 4th spot. Second quarter sa aming pagbabalik.